Alright, medyo almost done na tayo sa ating pagwa-washing. Sa mga nagsabi pala na hindi na nila nakikita si Calburo, si Calburo ay nandoon sa Davao. No, malinis na ito. Ito, kasi nakatulo na ito eh. Malinis na ito. Ito, ano lang yan, yung kanya latak lang yan, nung unang ano, pero ito, malinis na yun. Ayan, malinis na yung tubig na yan. Okay, so what's up mga kabiruan, Jox MTV, maghahatid ng kasiyahan sa inyo palagi. Ayan si Jox MTV, handa kayong pasiyahin, malabiro sa video, kayo'y papangitiin. Alright, so magandang umaga po sa inyo lahat mga ka-Jox, at tuloy-tuloy tayo dito sa ating gagawin ngayong araw dito sa ating bahay mga ka-jokes, no, sa Pinyan, sa Seward Village, no. Pero bago ang lahat, thanks God, no, dahil nga ay nagising na naman tayo sa umagang ito ng maaliwalas at ligtas, no. At siyempre walang karamdaman, no. Although meron tayong naramdaman na konti, pero okay na, no. At nakaraos na ako ng konti doon, okay na ang aking paglalakad, no. At naibsa na ang sakit na aking nararamdaman. Pero shout out muna kay Kuyang Image, shout out kay Nanay Sara QTV, kay Sir Eugene Baklaan, at kay Mrs. Baklaan, kay Tita RB, Tita Cecilia, kay Sir Jess, no, kay Kuya Mariano, kay Bay Alvin, kay Bay Melvin, kay Kumpare, shout out kay Feliciano Betty, kay Rulan Casilla, shout out. At sa May Santos, shout out Eric J. Corpus. At siyempre ang ating mga talagang napaka very supportive na Ati Joy Joy Official. Ayan, shout out kay Mamo, shout out kay Mofan Fitness, shout out, no. At ito, ngayong umaga na to, maglilinis lang muna ako dito mga ka-jokes, kasi dito nakalagay yung ating semento, no. So wawalisan ko lang to dito, no, kasi kailangan natin magwalis mga ka-jokes. Tatanggalin ko lang tong ano dito kasi madumi mga ka-jokes, madumi. So kailangan malinis ang ating paligid. Yan, dito kasi nilagay ko yung aking mga materialis na ano, nagpagawa tayo ng ano. Kaya sarado lang muna natin. Semento, yung semento. Maano yung semento. Magwawalis muna tayo mga ka-joke sa umaga. Direk ang araw sa umaga. Yan. Direk ang araw sa umaga, kaya maganda to. Hindi katulad ng mga nakaraang araw ay grabe ang ulan, no? Hindi tayo makakikilos-kilos dito sa labas kasi nga grabe malakas ang ulan. Alright, dito sa ating paligid ay kailangan maging malinis ito. Tatanggal na sili ito, huwag natin tanggal ito. Ito may tumubo na sili. Ito dito malapit lang mga ka-jokes, oh. Ay, sayang. Ito may sili. Tapos mayroong gamot. Gamot sa ubo. Gamot sa ubo ng bata. Meron din dito. Yan. Alright. Kailangan natin magwalis sa umaga. Maganda ang gising ng Jox MTV. Alright. Kailangan natin tanggalan itong party na ito kasi tanggalan ng dumi kasi para mas maganda siya tingnan. Yan. Ito mamaya, tatanggalin ko ito mamaya as request nga nung isang viewers natin dyan, na matagal na niya sinasabi na nakaharang daw, so ilagay natin yan sa likod. Ayan, sorry boss, kasi hindi ko na ano kagad. No, sige lang. Parang nasanay kasi ako na nandyan siya. No, kasi pagka mayroon akong ilagay, diyan ko lang ilagay kagad, katulad ng ito. Mga binibilag ko, mga container. Kaya nasanay ako, malapit lang. Pero sige lang, tanggalin natin yan dyan. Okay. Yan. Walis.
Yan, yung ating kalburo nandiyan lang. Ay, kalburo. ADV. Sa mga nagsabi pala na hindi na nila nakikita si kalburo, si kalburo ay nandoon sa Davao, no? Nandoon sa Davao kasi gusto ko kasi na safety siya doon. Kasi kung dito ko siya iiwan, dadalhin ko siya dito. Meron na akong ADV, no? So, siyempre, dala-dala natin dito yung ADV, no? At lagi nating ginagamit ang ADV, no? So palagi nating gagamitin din naman natin yon. Hindi rin siya maganda kasi kung halimbawa naman aalis ako, bibiyahe-biyahe ako, so maiwan dito ang dalawang motor, so hindi maganda, baka mamaya mawala kasi mga ka-Diyos. Kaya gusto ko si kalburo ay safety doon sa Davao, so pinapagamit-gamit ko lang doon sa kapatid ko ang kalburo para hindi siya masisira. Mas magandang gamitin kaysa sa hindi gamitin. Kasi pag hindi gamitin, pag isang makina na ginamit na tapos biglang hindi mo siya gamitin ng ilang buwan, masisira. Mas magandang gamitin lagi, no? Kaya yung kapatid ko naman, safe naman yun pag mag-drive. Yung pinsan ko, safe yun. At banayad lang mag-drive yun. Kaya okay ako, komportable ako. Kasi iniingatan ko kasi mga ka-jokes, iniingatan ko yung kalburo na yun kasi napaka-memorable sa akin yung kalburo na yun, no? Kung naalala nyo yung kalburo na yun, yun yung isa sa dahilan kung bakit nagkapagos-pangos ako noon. No, at siyempre yung memory no na naibigay sa akin noon, no, kasama si Edel Jopper Sniper, no, nagtitrail kami. So napaka-memorable sa akin yun, kaya iniingat-ingatan ko talaga yon na sana magtagal siya. Gusto ko makita ulit ni Idol yon na fresh ulit. Alam niyo naman ako, pagka mag-restore ako ng motor, talaga ang gusto ko talaga yung bago ulit tingnan, no, yung maganda sa paningin talaga, katulad ng ating XRM, no. Kaya si kalburo, iniingatan ko talaga yon na hindi siya basta-basta makalawang, masira, no. Laging na washing doon, oh, kasi may mga washing area naman doon, kaya okay siya doon, no. Balang araw baka makikita niyo yon pag uwi ko ng Davao, no, si kalburo. Si kalburo nandun lang, at tatlong buwan na lang ang kulang ni kalburo ay maimpas na. No, maimpas si kalburo sa wakas. So ibig sabihin 2 years na pala siyang ginagamit ko. 2 years na yung panahon na yon na kami ni Idol Jopper Sniper, si Kabungot, si Kabugoy, yung nakasama pa doon si Kamars, no, at yung iba pang mga nakasama natin doon, si dudes ba yun? Basta yun. So 2 years nang nakalipas na nangyari yung panahon na yon, kaya memorable sa akin yon. May mga nasimplang ako, may mga natumba ako, no. Hindi man tayo rider, pero ginawa natin yung panahon na yon para maipakita namin sa inyo yung kakaiba namang adventure, yung thrill na maaari naming magawa, no, kasama si Edel Jopper Sniper nung panahon na yon, sa Bukana time pa, no. Kaya yon, ligtas si kalburo, nandyan pa rin, hindi pa rin nawala sa akin, at safety siya doon sa Davao, doon sa bahay ng kapatid ko. Sa mga sulid na nakakaalam naman kung anong lugar, pasilidad na meron doon sa kapatid ko, alam nyo na yon, ligtas doon at safety, hindi na uulanan, at bagkos pwede siyang kukumutan, doon sa ano, sa Panabo, no. So ligtas ha, si kalburo nandun lang, hindi nawala sa akin, at 3 months na lang tapos na siya, no. Nagpahulog ako ka nung isang araw kay Kabansot. Yan, maraming salamat kay Kabansot, kasi si Kabansot ang isa sa talagang tumutulong sa akin na hulugan yung si kalburo. Kahit nandito ako sa Mindanao, magpapadala lang ako ng pera sa kanya para hulugan si kalburo. Kaya unti-unti, no, hindi lang natin namamalayan, ay malapit na siyang matapos. 3 months na lang ang kulang, no, sa 7,020 ang monthly, no. 3 months na lang ang kulang, impas na si kalburo. Si ADV naman ay nung last December lang siya natapos din, no. Kaya katas ng YouTube. Talaga mga Jax, no, katas ng YouTube ang ADV at saka kalburo. Kaya dahil doon, maraming salamat sa inyong lahat, no, mga viewers, mga subscribers, OFW, silent viewers, no, na talagang mga sponsors na talagang nandyan na para umalalay sa aking mga vlog, sa aking mga video, sa mga naniniwala sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat, no, kasi
kung hindi po dahil sa inyong suporta, sa inyong panonood sa akin, hindi ako magkaka-income para pangbayad sa aking mga pangarap sa buhay na magkaroon, no? Na which is, yun naman din ang Kalburo at si ADV ay kagapay ko, kasama ko sa aking pagbablog, lalong-lalo na pagdating sa charitable content, no? Kaya napakalaking bagay ng dalawa na yan na aking mga nagawa. Ay, ano, sali na natin dito si ano, si XRM. No, kasi si XRM kasi yun ang kauna-unahang umaagapay sa akin, umaalalay sa akin nung sa Burias time pa, di ba? Kung naalala niyo yung mga sulid natin diyan, sa mga sulid natin diyan, Prize 1 sa Burias time pa, sa mga nakakapanood sa akin sa Burias Island, di ba? So lagi kong kasakasama ang XRM, ng isama na natin yung tatlong motor na yan kasi talagang napakalaking bagay ang kanilang mga nagawa, ang kanilang mga naging ambag sa akin, no? Wala man silang buhay pero hindi man sila makakapagsalita pero kailangan silang mahalin at alagaan, no? Kahit tulad nun, XRM, nakita natin galing Burias Island, puro kalawang, hindi na umaandar, naninigas na, hindi na makakrang, no? Pero ginagawa natin ang paraan para ma-restore siya, hanggang ngayon ay mukhang bago na ulit, no? So pagdating sa motor, sa gamit, pagka ako, gusto ko talaga, kung gusto ko nga babalik sa bagong-bago talaga na walang kalawang, eh. Nakita niyo yung makina nung XRM natin, no? Parang bago talaga kasi ginawan ko ng paraan yan. Kaya ayos si Kalburo, no? Kaya ito, magwawalis na tayo. Ang haba ng aking sinasabi, si Kalburo lang pala yun. Okay, thank you talaga, thank you sa inyo lahat, no? Shout out kay Ma'am Pink Cruzani, kay Ma'am Little Mami, at kay Mommy Nerves, at kay yung mga dati-dati pa nating mga ati, no, na talagang madalas natin nakakausap ngayon, naging busy na sila sa mga negosyo nila, no, si Mids Agan, ayan, salamat sila yung mga naging parte, no, sa aking journey, sa aking pag-YouTube, no, si Poor Best, no, si Poor Best, si PNP is PNP SPG ata yun. Basta yun, yung pulis na taga Ilunggo siya. Kaya, sir, salamat, no? At sa iba pa, no? Hindi ko na maalala sa sobrang dami kong mga naging kaibigan. Pero, shoutout sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong lahat. Alright, mga ka-jokes, no? So, ayun, malinis na yung ating paligid dito, mga ka-jokes. Oh, ayan na. Ayan, malinis na. Ayan, malinis na. Ayan, so natanggal na natin yung mga hulog-hulog ng mga dahon-dahon dyan. So, okay na yung paligid natin. Ayan. Ayan, yung bahay ni Jokes MTV. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Kung hindi po dahil sa inyong lahat, ay hindi po mabuo yan. Yung bahay na yan. Ayan, yung ating doorknob pala sira, no? Bibilhan natin yan pag makapunta tayo ng bayan. Okay, no, so isilip pa, pasilip tayo mga kajos, no, sa ating bahay. Medyo matagal-tagal na hindi natin napasilip to. So meron tayong tinanim dito sa gilid na mga alahalaman, no? Sinunoy Marilo ang gumawa nyan, no? Tapos yung ating ano dito sa yan, oh, yung mga tanim-tanim natin dito, ayusin natin yan pagka may panahon tayo, mga kajos, ano? Ayan, yung ating bubong naman, nilagyan natin ng ganito para kung malakas ang ulan, walang salibo, walang ano dun. Yung ating net pala, hindi pa natin na diretso doon, no? Kasi wala sila nunoy kahapon, no? At malakas ang ulan kahapon, kaya hindi natin nagawa, no? At baka mamaya siguro may time tayo. Alright, so ang ating balon nandito na rin. Yung tinanong natin dito na sambong, ayan, ito, gamot din to sa, iwan ko kung saan ang gamot ito. Sa ubo ba to? Comment na lang dyan sa comment section kung para saan to, yung dahon na to. At siyempre, yung yan, ang pinaka the best dyan, pagka yan ay mamunga na, ayan, ang mangustin. Yan, ito ang palibot natin dito sa likod ay puro mangustin yan. Pagka next month, o August or October, yan, November, magsasawa na naman tayo sa mangustin. Tapos meron tayo dito, ito mabango ito para sa ulam-ulam. Ayan, oh.
may mga talbos-talbos tayo ng kamuti dyan. Yung balon natin, ayos na yan. Safe na yung ating balon, yung makina, safe na safety na yan. No, so, itong palibot na to, inuumpisahan ko na naman tong gawa na paraan. No. So, yung ating ginawa dito na patungan ng drum, ay ito yun ha. So, mamaya, ito, ang pag may time tayo, gagawin ko ito. Yun, ito ang magiging patungan natin para sa drum. No, gagawin ko yan. Nandiyan na yung aking mga gamit. Ang ating namang tinanim dito na ano, binili natin na similya ng kalamansi. Ayan na, yung kalamansi. Alright, mga ka-jobs, no? So malakas ang tubig natin. Ayan, malakas ang tubig. Doon sa CR, meron din. Sa loob ng kusina, meron din doon sa loob. Yun, no? Medyo lubog na siya ngayon kasi umulan. Pero ano lang yan, yung residue yan nung unang tubig, pero ito malinis na ito. Ito malinis na ito. Ito kasi nakatulo na ito eh. Malinis na ito. Ito ano lang yan, yung kanya latak lang yan nung unang ano, pero ito malinis na yan. Yeah, malinis na yung tubig na yan. Okay. So, wag lang natin itapon kasi dahil nga may sobra pa para panghugas natin sa motor. Hugasan natin si ADV. All right. Alright, mga ka-jokes, magwa-washing tayo ng motor. Si ADV washing natin. I-washing natin si ADV. Alright. Ito tayo. Ayan. I-washing natin siya. Dito tayo sa kabila. Pag gano'n na lang natin. Yun. Kaso lang baka mabasa yung ating ano? Mabasa yung ating ano? Simento. Ilang ha? Basa nga ito. Ah, sila. Alright, mga job. Almost done na tayo sa ating pagwa-washing. Kusutan lang natin itong ano, yung ating pangingan. Puna sa motor. Para ipatuyo na natin at mamaya lagyan natin para pag-intab. Wala natin problema sa pagwawasin mga kapatid. May tubig na tayo dito sa bahay. No? Lakas lang niya. Tubig natin, malakas. Ito lang mo. Ito lang. Ipipit lang natin itong ating langgan ha. Para isabit lang natin. Ang gumano ito. Yun, sabi ka natin yun. Saka para yung mga tapos dito sa paas. Hindi na yung ating ngay. Hindi na yung right. Tapos siya mga ano. Ang lalak na. Sabi sa mga, lalagyan na natin ng simento ito dito para mag-washing kayo, hindi ko dito pag nilang ito dito. At yung tingin lang natin mga kajak kasi hindi natin mag-wall ng mga nilaan. Kailangan natin ito isipan, planihin at pag-upunan natin bawat ulit dito. Kasi tama-tama sa inyong ating pinukita lang din para sa araw-araw. Yeah. Oh, nabilis na. Sumibili na naman sa biyahe niya mamaya sa aming charitable content. Oh.
mamaya. Ano na lang, kulang ito. Pampakintab na lang. Hindi na ako pampakintab dyan. Alright. Pakihiliin na muna natin ito. Natin na guys sa dashboard para hindi na hindi ko yung dashboard. Alright. Andrasan muna natin itong ating kinelas. Makagala tayo mamaya na kung saan saan para gawin mo na yung ating kinelas na malinis. Alright, mga Diyos, tapos na yung ating motor. Yan. Tapos sa CDV, malinis na CDV at ang lakas ng tubig natin ngayon. Yan o, medyo lubog-lubog na ng konti kasi umuulan. Ayan. At ayan na. Papakintaban na lang natin yan mamaya. Alright. Alright, mga ka-Diyos, gagawa tayo ng linya, mga ka-Diyos, kasi mababa itong linya ko na to. Itong linya na ito na tubo na ito mababa, no? So ito kasi ilalagay ko siya dito para hindi na ako maglipat-lipat nitong batya na ito. So ilalagay ko siya dito, kaya lang masyadong mababa, kaya kailangan ko siyang i-extend ng pataas dito para yung grip ko pag anon siya dito, para pasok siya dito, no? So tataasan lang natin ito. Naputol ko na, mga ka-Diyos, ito yung dati, naputol ko na siya. So yan, tataasan lang natin yan. Alright. So lalagyan lang natin siya ng, pupunasan lang natin to, lalagyan lang natin ng ano to, ito ng pangpa dikit. Ayan. Tingnan na natin. Pangpa dikit. Yun, so meron pa. Ngayon, lagyan natin ng groove ito para talagang kapit na kapit ang lagarihan natin para kakapit ang yan. Okay, so lagyan natin ng punasan pala natin dito, punasan natin dito. Pamunas. Punasan lang natin at para mas malinis at maganda ang kapit. Right. So lagyan na natin ng pandikit. Yan. Lagyan natin ng pandikit. Dito sa kabila. Lagyan din natin ito. Pandikit. Para dumikit siya. Lagyan natin ang pandikit yan para dumikit na siya. Yan. At idiin natin. Naputol. Okay. So okay na siya. Right. So okay na. So puputol na naman tayo ng pang. Tatawanan natin pa.
mga kapiraso lang. Mga dito. Mga dito lang. Ayan, para sigurado. Siguradong mailagay natin to at maipasok natin yung drum, yung tubig sa drum. Right, puputulin lang natin to. Yun. Punas. Lagyan na natin panikit ulit. Yun. So ayos na. Ang isa na lang ang kulang. Isa na lang. Pagano na lang dito. So kailangan pa natin ng isang T. Yun. Kailangan natin ng isang T. Ate, yung elbow pala, elbow. Isang elbow na lang ang kulang. Tingnan natin kung may elbow pa tayo dito. Meron pa. Alright, check natin. May elbow pa tayo mga ka-jokes. Ito, may elbow pa tayo. So, lagyan na natin. Huwag natin patagalin pa. Natin patatanggalin pa yan. Alright, so naipasok na natin. Yun, so kailangan natin ng isa pang ito. Yun. Para diretso na ito. Yun. Pero kailangan natin ng isang mas mahaba-haba ng konti. Ito. Siguro. Yan. Yan. Sakto na ito. Sakto. Hindi natin magputol. Inisan lang natin to. Yan. Huwag na natin patagalin pa. Ito, lagyan muna natin ito. Tanggalan muna natin to ng ano dito. Kasi kailangan, ano to dito. Maano natin to dito kasi, para kakapit. Para kakapit ang, inikit na, ang pinalalagyan natin padikit. Yun. Alright. Tapos ngayon, ito naman. Okay, dito sa kabila din, ganoon na rin para wala nang ano-ano mamaya. Okay. So, dito sa kabila. Okay. Lalagyan na natin. Ito muna unahin natin. Okay. Pasok na natin. Yan.
Okay. So yan. Ito naman ang lagyan natin ng pandikit. Lagyan natin pandikit to para ayos na. Yan. Right, tapos dito sa kabila. Okay. So, hawakan na natin 'to. Yun. So, ayos na. Okay. So, nakagano na siya mga kajoks. Pwede na natin ilagay itong ito. So, habang pinapatuyo natin ito, pupunasan muna natin, hugasan natin ito. Iligpit lang natin itong panikit kasi magagamit natin ito sa susunod. Yan. Magagamit natin ito sa susunod. Iligpit lang natin yan. Kasi huhugasan na muna natin itong ito. Alright, so itabi lang muna natin yung camera natin dito kasi baka mainitan. Ah, dito na lang. Mainitan eh. Mainitan. Yan lang. Alright. Hey, ito sobrang dumi mga kajoks. Sobrang dumi. Sobrang dumi. Tama-tama, may tubig tayo dito. Meron tayo itong brush. Ito yung ginamit natin doon sa ano, yung pang last na part na. Ginamit natin doon sa pagpa ano natin doon. Yung nagpabakod tayo. Ginamit natin ito. Kaya ganito kasi kadumi. Habang mag-isa tayo dito at para hindi tayo malungkot, kailangan natin i-trabaho-trabaho dito kung ano mga dapat trabahuin. Yan, para malinis yung ano na yan. Para kung halimbawa taalis mo tayo, ready na. Kailangan yung mga puwit-puwit kasi malinis para pagka malinis na yung sa loob at saka sa ibabaw, wala na problema. Malinis sa lahat. Maganda na siya tingnan. Diba? Dito naman tayo sa gilid. Alright, mga kajoks, naipon na tayo sa gilid. Medyo mahina ang tubig doon, pressure doon pagka ito naka-open doon dito kasi ito pinaka main pipe eh. Main pipe kasi ito. Kaya dito tayo kukuha ng tubig para ilagay natin doon para para mapuno na agad. Ayan. Para mapatay na natin ito sa ang ano dito nito. Alright.
para malinis ang ating sira. Pag-i ko lang yung takot nito para ma-linisan ko rin. Alright, mga ka-jokes, puno na yung ating drum, no? So, papatay na natin yung tubig. No, so, wala na tayong problema sa tubig, mga ka-jokes, kasi puno na ito. Sasarado na natin. Yeah, so, safe na yan dyan. Malinis yung tubig natin. No, anytime kung mayroong mga tagalabas kukuha ng tubig, pwede na sila dito kumuha. Diretso, maghugas o panong naman, wala na problema. No, so dito naman, puno na dito lahat. No, nakapaghugas na rin ako dun sa loob. Nakaimbak na rin ako ng tubig dun sa loob ng bahay. Kaya, yun, so, ayos mga ayoks.